Mga John. Ayan. Malabas na gatas. Ayan yung mga gatas na ano eh. Namumuo. Saan? Tumitigas yan. Kaya di makalabas. Lalo na pagka yun nga, biglang nag-stop yung mga papi dumidi. Ito, wala naman talagang dumidi. Sup, homies? Meron kami situation ngayon dito eh. Papakain ako ng aso, tapos ito. Nagulat ako kay ano. Kay Joanne, yung female namin na ano. Yung lumaking dede, tapos may gatas, pero di naman mated. Yung wala namang anak. Pero, kasi parang yung isang dede niya, or dalawa, parang sumobrang laki. Ngayon, gagawin namin, i-ano namin siya. I-hot compress namin. O, papakita ako sa inyo. Nagpainit na ako ng tubig eh. Eh, umusok-usok pa eh. Medyo pinalalamig ko lang ng konti. Para ano, yung hindi siya mapapasok. Ito, pagkain ako ng aso gabi na eh. Medyo madilim. Naglagay lang ako ng ilaw dito sa camera. O, yun o, Leo. Ulit mo ha. Ayun o, wait ako sa inyo. Hey, John. John. Ayun, mamaya papakita ko sa inyo, lalabas ko doon. Lalagay ko doon sa mesa. Doon namin yung hot compress. Basta ayun o. Hindi pa sa may bandang ano, left part nung dede niya. Ayun, laki. I-hot compress namin. May matamalay nga rin kumain to eh. Pero kumakain naman siya, mabagal nga lang maubos. Tagal maubos. Tapos ano, konti lang yung kinakain niya. Pero kumakain siya. Ibig sabihin yan, talaga may nararamdaman to. Kasi usually, matakaw talaga to eh. Last kumain to eh. Yung mga to, tapos sa lahat kumain eh. Melo, Melo. Teka, linisin ko itong mesa yan eh. Dito muna siya, ipapatong ko lang sandali ah. Sardin ko. Ayun o, kanta natin baby. Yung baby niya, ayun o, lumaki o. Ayun o. Delikado kasi ito pagka hindi namin hot compress. Baka maaaring magkasis siya eh. Baka cancerous eh. Baka magka-cancer yun. Baka maaaring mamuo yung gatas dyan. Tapos, ano, maging cyst. Cancerous yun. Maging cancer. Kaya delikado. Kaya ang gagawin namin, i-hot compress namin. Ayan o. Basta yan o. Kakapa ako. Laki. Gatas yan eh. Parang namuo eh. Dapat yung mga female kasi ba, meron din kay female na nanganak. Tapos ano, nag-inawat nyo rin mga papi sa pagpapadede. Dapat, ano nyo rin, i-hot compress din kasi mawaiipon din yung gatas nila eh. Para hindi sila magkaroon ng cyst. Delikado yun, magkaka-cancer yun. Pagka namuo yung gatas, dapat pag inawat nyo rin yung mga female na nagpapadede. Ano rin, i-hot compress din. Yan o, ito i-hot compress namin, wala naman tutat eh. Wala naman dede-dede sa kanya. Mga tunay minit na tubig natin. Tingnan ko kung ano. Pwede na eh, pwede na. Hindi naman siya dito. Pwede ko na itong gamitin ito sa kanya. Ano lang, towel lang to. Towel lang yung gamit namin ngayon dito eh. Tsaka ayan, hot water. Okay na ito. Sige. Depress, ano lang ngayon. Kailangan matagal din to pagka yan. Mamumuo kasi yung gatas eh. Delikado ito eh. Lahat ng dede na niya, i-hot compress ko. Hindi lang yung sa minamuo. Pero yung dito sa bandang dulo, medyo nawala na yung mga gatas eh. Meron lang dito parang namuo eh. Sa may bandang niya. Eh. Parang dalawang dede niya yung lumaki eh. No? Ayan o, pakita mo ba? Ayan o, dalawang dede niya yung lumaki. Ayan o. Ito yung part na to eh, nalaki o. Dito, sa bandang loob. Yung namuong gatas yan eh. Kasi pansin ko kanina nung kumakain siya, nung tumagilid sa akin, parang ano, laglag tong bandang itong dalawa, ayan o. No? Tapos pag kinumpir mo doon sa kabilang dede niya, sa kabilang side, wala, dito lang itong dalawang to. Okay, hot compress na, delikado to. Parang nagsusugat din siya daw. Ayan, bumili nga ako advocate eh. Lalagyan namin to.
Bukas. Pwede na siguro to patakan ng advocate. Paliguan pala natin itong mga to. Ha? Bukas. Yes. Paliguan natin, tas ano, lagyan din natin ng advocate. Ayun guys. Nagpainit ulit ako ng tubig kasi yung tubig kanina, yung tubig na gamit namin, ano? Yung bilis lumamig. So nagpainit ulit ako. Kailangan kasi matagal namin itong i-hot compress eh. Bukas nga, i-ano ko ulit ito, i-hot compress ko ulit ito bukas. Observa namin, kulumit na. Pero dapat i-hot compress ko dito sa umaga at sa gabi. Kahit sa tanghali, tignan. Observa ako siya. Kahit maya ako i-hot compress to, delikado kasi yan eh. Halika to. Halika, may init! Papasok ako eh. Ay, gato dapat eh. Gato dapat may init. Sa mga female na hindi na nagpapadede, yung bagong awat, dapat ganito rin. At compress para hindi mamuuyo yung dugo. Gunggo! Ay, mamuuyo yung dugo. Para hindi ano, mamuuyo yung gatas nila sa dede nila kasi lalaki na yun. Delikado, makaka magka-cancer. Cancerous yan, makaka magka-cis. Tulad kan, hindi na tulad kanina. Medyo lumambot na siya. Ayan, medyo nawala na. Kanina sobrang tigas eh. Mahirap dyan pag hindi bumalik eh. Yung tumigas siya ngayon tapos nandyan lang. Yung lumaki yung dede niya ng ano, hindi naman nanganganak. Hindi pa nanganganak, malaki na yung dede. Kala ko mawawala lang ng kusa yung gatas, yung ano niya, yung gatas niya. Kasi konti lang naman eh, hindi naman kasi siya nagpapadede talaga eh. Kasi taka ako, lumaki eh. Eh talagang ganito eh, hot compress. Bukas hot compress o rito. Hindi ka pa nabubuntis. Laki na ng tits mo. Laki na ng dede. Pakita ko dito yung kabilang lady mo. Lipat ka. Ayan guys, so tingnan nyo itong kabilang dede niya. Ayan o. Yung dito sa part na to, hindi naman siya yung lumawlaw eh. Dito lang sa dulo, medyo lumaki. Pero wala na o. Oh. Pag kinakapa ako, hindi na siya ano. May gatas pa ba to? Wala na, ano na lang. Wala na ng gatas. Pero hindi sa kabila, yun yung lumaki talaga eh. Yung part na to, itong dalawa, yung lumawlaw eh. Sa kabilang side. Kaya nagulat ako kanina, nataka ako yung umikot siya. Nagulat ako yung kabilang side, lawlaw. Parang may bukol na ano, gatas na namuo. Kaya ito yung hot compress ko dito sa kabilang side. Ayan o. Ayan o, dito sa kabilang side yung lumaki. Ayan o, pakita ko. Ayan o. Pero medyo wimpis na eh, mas malaki kanina yan eh. Kino-compress ko lang. Ayan, sige, okay na yan. Bukas ulit, kukompress ko siya. Papaliguan lang namin kasi hot compress ko ulit bukas. Titingnan ko kung may improvement. Ayun homies oh. Dumating na yung order ko. Dali Shopee. Oh, yun. Salamat Shopee. Ano to eh. Order ako ng ano. Advocate. Saka lang buwak na ako muna. Oh, ito na homies. Ito yung in-order ko sa Shopee. Advocate. Good for 10 to 25 kilos. So ano yung bibigyan ko nito si Joanne. Kasi nga parang naglalagas siya. Tapos parang medyo mga tumutubong butlig-butlig sa kanya. Ayan. Agapan na natin. Hindi ko na-stress yun eh. Dahil ano, sa false pregnancy niya. Ayan o. Ano ito eh? Magkano magbili ko rito? Nasa 1-3 yata. Ayan, tatlo. Tatlo naman ng isang box. Tapos, reserva ko na yung dalawa. Yung isa gagamitin ko kay Joanne. Ayan o, advocate. Ayan o. Lalagay natin sa kanya. Pakita ko sa inyo kung paano gagamitin ito ulit. Ayan. I-vlog natin susunod. Tapos. Ito palang advocate na to. Ano ito eh. Meron kasi iba-ibang klase ito. Merong 1 to 10. 10 to 25. Tsaka yung 25 to 50. 25 to 50 pa yun. 25 to 40. Basta. Ganun. 25 pataas. Yun yung 25 pataas. Dati yun yung ginamit namin kay KB. Ito sa nakaraang video. Kasi yung previous video nun. Yun yung gamit namin sa kanya. Yung 25 pataas. Kasi mabigat si KB. Malaking aso kasi yun. So, ganun. Mga nasa 30 kilos yun. Kaya yun yung ginamit namin. Ito naman si Joanne. Mga nasa ano lang yan. 20 lang yan. Maliit lang kasi yun. Micro. Kaya ito lang yung gagamitin ko sa kanya.
mga less than 20 pa nga yun, para mga nakaraan, parang nung diniworm namin siya, nasa 18 kilos lang siya. Para ito sa maliliit na aso lang namin. Ayan yung mga pocket size. Si Leonidas, hindi rin pwede sa kanya to. Pag kay Leonidas, gagamitin ko rin sa kanya 25 to 40 kasi nasa ano rin yun eh. Nasa around 35 din yun. Magpo 40 kilos na yun si Leonidas eh. Ayan. Di mga ano yan. Lahat yan ubusin namin yung isang laman kasi isang ganito, isang gamitan lang yan. Yun o. Ayan o. Tapong Tapomis, kumuha ng ano, Super Rod, tsaka goat's milk. Kasi yung dam niya raw, ayaw magkakain eh. Ayan, nagsusuka yung dam niya. Kaya kailangan ng calcium, naubusan ng calcium yun pag ganun. Papa Dede eh, kailangan ng calcium. Ayan, goat's milk. Kailangan ng backup niyan. Sige. Yo, what's up, homies? Ito, i-hot compress ko rin si Johan. Kagabi, hot compress na natin siya eh. So, ngayon, pagtitingan ko, i-hot compress ko rin siya. Kanina hinap ko ng presa siya umaga, so ngayon kasi hapon na ngayon. Binidyo ako ulit. Papakita ko sa inyo ano na itsura, kung medyo lumiit na ba. Nagpainit na uli ako ng tubig, kasi dito lang uli sa Palangana. Ayan o. Nalagyan natin ang mainit na tubig. Tapos si hot compress ko siya. Ang tawag pa na rito sa nangyari sa kanya, ano? Dog mastitis. Yan yung namumuha yung dede. Mastitis yung tawag. Namumuo yung gatas niya sa dede tapos hindi makalabas. Pero nangyayari usually kapag sa mga female na ano, na yun nga yung hindi na naawat na, hindi na nagpapadede. Tapos yung mga tuta nila, ano na, kumakain na. Tapos nag-stop na dumede yung mga papi. Kasi syempre may dede. May gatas pa yung ano, dede ng nanay. So yun, naiipon dun. Kaya yun, kailangan ni hot compress mo yung pagano. Pero dito sa case ni ano, ni Joan sa aso ko, wala naman talaga yung tuta. Actually, yun nga, hindi naman talaga siya na-stud or wala nangyaring stud. Hindi siya na AI or stud. Talagang sa hormone niya lang, sumabay lang to sa bayay. Kaya yun, nakakapagtaka rin. Pero talaga nangyayari yan. Kahit sa mga askal, ganyan. Kahit anong aso, sa mga ibang hayop din, nangyayari din yan. Dati naikwento rin sa akin ng tropa. Ganun din daw, nangyari din daw sa kanilang ganyan, parang sa bedyan nila. Namatay yung nanay, tapos, pero una, yung sa kanila, yung katabi na female, wala talagang gatas. Tapos, pero parang gustong kunin yung ano, yung mga papi, yung sa, ano, sa kabilang, ano, kabilang kulungan, kasi magkatabi lang eh. Gusto niyang kunin, ganyan, parang gusto niyang pupapuntahin sa kanya. Ayun nga, nung namatay yung nanay, sinubukan lang. Una walang gatas eh. Tapos mga ikalawang araw yata nagkagatas bigla. Galing eh. Sige, ito kukunin ko muna si Johan. Anin ko muna nito. Hot compress natin. Eh, medyo umimpis na. Hindi, hindi niya. Dito lang sa bandang dulo. Ay, tingnan natin kung may gatas pa. Pipisiling ko. Eh, meron pa. Lumalabas pa. Pero hindi na siya yung parang kulay. Ano na lang siya yung parang liquid na ano. Hindi na siya kulay puti eh. Lumalabas eh, siguro parang mawala na rin to. Tapos kinapaka ko yung bukol niya, ayun, medyo lumiit na. Hindi ito. Delikado yun eh, kaya ni-hot compress uli natin. Medyo lumiit na dito sa banda eh, ayun. Ayun guys, oh. John, hot compress na natin. Ito. Ganun lang ulit, paulit-ulit pa, mayangan eh. At least, mayangan dapat eh. Pero ang ginagawa ko 3 times a day lang. Umaga, tanghali, gabi. Simula kami kagabi. Medyo lumiit na kasi kagabi talagang laki na ito. Hot water lang tsaka towel. Pero pipisil-pisil mo para kailangan doon. Ayan, lumalabas o. Teka lang, sasaloy natin yung gatas niya. Sa mapon ko. Minsan yan yung mga nagka-clog din na gatas. Hindi makalabas. Malakas yung dumidede. Ayan. Minsan namumuo, tumitigas. Ito kasi wala talaga dumidede eh. Ayan. Malabas na gatas. Yung mga gatas na ano eh, namumuo. Saan? Tumitigas yan. Kaya hindi makalabas. Lalo na pagka yun nga, bigla nag-stop yung mga papi dumede. Ito, wala naman talagang dumedede. Kaya wala ito. Pero yan, yung ano nyo, yung lumalabas sa kanya, hindi na ano, kulay puti. Wala na to. Ayan, ipo na. Ayan, napalabas ko na. Tapos lalagyan ko ulit yung ano. Kailangan pipisapisain mo.
pagka pinalambot mo ganyan ng towel saka hot water, sipisapis sa inyo siya. Pero pagka talagang worst case, talagang hindi mawala yung bukol or ano, mas maiging ano yun na lang, galing yun na lang sabit pagka ganito para sigurado. Ito kasi dati to, nangyari na rin kasi sa amin yung ganito. Pero yung female naman na yun, ano, yun nga, hindi siya, nag-stop na siya magpadede. Pero ganito lang din ginawa namin. At compress lang, ayun, nawala naman yung malaking suso na, sabiit din. Eventually, mawawala rin naman na yan. Hindi stop na mag-produce ng gatas yung mga, ano nila, baby kapag ka hindi na nadededean. Kailangan mo lang palabasin yung mga namuo, yung mga na-produce na hindi makalabas. Ayun guys, ayos na. Ayun si Joe, ano. Sana mag-okay na uli yan. Mamayang gabi, ano ko uli yan. Johan, i-hot compress ko ulit. Ulit-ulit lang yan hanggang sa mawala yung ano niya, yung talagang paglaki ng daddy niya. O sige guys, ganito na to video na to. Shoutout lang muna sa mga homies natin. No? Shoutout kay Raymond Joseph Chua, kay Elis De Los Santos, Jared Lagar, Jazz Pabla, Ram Mercury, John Paul Rodriguez, Luigi Manglikmot, JC Kison, Allegro Bullis, Teriyaki Boys, Tuazon ML, Don Don Opulencia, Renzi Serkina, AJ Clemente, kay Enzo Alfonso, tsaka kay Brother LSR. Yan, suki natin sana yan. Isa super. Sige, peace.